Good evening mga kasari. Andito po ang inyong probinsya ng tindera, si Sweet Pinka. Bago ko po umpisahan ang i-share ko sa inyo, gusto ko po munang magpasalamat sa mga nanonood ng mga vlog ko. Maraming maraming salamat po. At saka sa mga bago lang po dyan sa channel ko, sana po mag-subscribe na po kayo at saka sana pakipindot na rin ng bell para ma-notify kayo ng mga bago kong upload na video. Doon po sa mga bago kong upload na video, makikita nyo po mga business tips na dapat ay makita nyo at malaman nyo kung paano ako magpatakbo ng aking munting tindahan. Yun po ay base lang po sa mga sarili kong experience. Wala po akong knowledge o kaya wala po akong pinag-aralan sa business administration, ganun po. Basta sarili lang po yun na ano ko experience. Anyway guys, malapit na po ang Pasko. Ngayon po ay December 20, 2002. Ngayon lang po medyo tumila na po ang ulan. Mula pa nung December 17, maulan na po yun. December 17, December 18, December 19. Ngayon lang po tumila ngayong gabi. Kanina, nagpunta kami sa Katarman, namili kami ng mga paninda namin. Pero sobrang lakas ng ulan. Kaya hindi namin nadala yung mga pinamili namin dito sa Lawang. Andun lang po yun sa Rawis. Hindi po kasi namin naitawid kasi nga sa sobrang lakas ng ulan, medyo maalon po yung dagat. Kaya nag-alala kami baka madisgrasya pa yung mga pinamili namin. Ayun po guys, sana po makumpleto na talaga yung mga ititinda natin yung Pasko. Ah, sobrang ingay dun sa labas, mga bata nangangarolin. Anyways guys, ang i-share ko ngayon sa inyo ay tungkol po sa kung talagang nag-improve ba yung tindahan natin sa taong to. Doon po natin yun makikita kung talagang nag-improve yung tindahan natin sa taon na to, kung kumita ba tayo sa taon na to o dumami ba yung customers natin sa taon na to. Kaya ang gagawin natin para dumami pa ang customers natin sa susunod na sa 2023, dapat at saka para din lumaki pa yung kita natin ngayong 2023, dapat ay gawin natin to. Itong i-share ko po sa inyo. Una po, kasi matatapos na po ang taon na to, dapat po talaga guys, i-review po natin lahat ng mga may utang sa atin. Kasi ako nga guys, may mga listahan po ako. Diba lahat naman tayo may listahan ng pautang. Kasi ako yung listahan ko ng pautang, talagang nakalista yun lahat. Pati kung anong pitsa, kung halimbawa kung naghulog siya, anong pitsa uli, ganun, kung anong araw, ganun. Naka-specify talaga yun kung ano talaga, anong araw, anong pitsa. Kasi para pag magsingil tayo sa ano natin, sa customer natin, masasabi natin sa kanila, lalo na malapit na yung ano, malapit na matapos ang taon na to. Ako inuunti-unti ko na sabihin sa mga customers ko na may utang sa akin, uy, maghanda na kayo, magbayad na kayo ng utang niyo sa akin. Kahit pa unti-unti lang kasi nga kailangan, sabi ko alam nyo naman na pag malapit na matapos ang taon na to, dapat malinis na yung listahan ko kasi pangit naman kasi yung listahan ko na may mga utang pa nung nakaraan taon. Sinasabi ko lang yan sa kanila, parang ginagawa akong ano sa kanila para hindi naman sila masyado magsabi na grabe naman maniningil ganito. Kasi alam mo naman ng mga customers natin, na mga may mga customers tayo na balat sibuyas. Iniisip lang nila yung sarili nila pero hindi nila iniisip na tayo, nagtitipid tayo sa business natin para kumita tayo.
yung sarili natin mga gusto, hindi natin binibili para lang makadagdag ng mga paninda natin. Pero yung mga customers natin na iba, kung makautang sila, akala mo may iniwan sila sa atin na mga paninda. Parang may ambag sila sa puhunan natin. Kaya yun ang gagawin natin sa customers natin na ganun ang ugali. Ngayon pa lang, dahan-dahanin na natin para hindi nila, para alam nila na hindi tayo nakakalimot na may utang sila sa atin. Ayun guys. Saka guys, number 2, diba nga, tulad ko nga sa sinasabi ko sa inyo na ganitong ako nag-umpisa na ako kanina, ganitong Pasko din, kanina nag-umpisa na ako mamigay ng calendar. Yun guys, nag-umpisa na ako kaninang umaga, namigay na ako ng calendar sa mga customers ko. Tapos, yung mga customer ko naman sa nyug, nagbigay kami ng papamasko. Halimbawa, mag-order sila ng 10 nyug, ayan, wag mo na yan bayaran, libre na yan, pamasko namin yan sa'yo. Tapos, bibigay namin ng isang calendar. Yun ang ginagawa namin sa mga customers namin guys, sa mga customers ng nyug, at saka sa mga customer dito naman sa tindahan, calendar, yan. Para, maano sila, para yung, hindi naman sila, para matuwa naman sila. Hindi naman sila, hindi na naman isipin na, ay, wala man lang ako na pala sa isang taon ko. Ang tagal ko na ang tagal ko na namimili sa kanila, wala man lang ako na pala sa kanila. Diba, ganun ang isipin ng mga customers natin. Kaya ang ginagawa ko, para naman hindi sila magtampo, para naman matuwa naman sila, yun, nagbibigay kami ng calendar. O kaya, yung mga namimili sa amin ng nyug, o kaya nagpapagiling ng bigas, yun, nililibre namin yan ng pagiling ng bigas. O kaya, binibigyan namin ng nyug. Yun ang ginagawa namin, guys. At saka, guys, pangatlo, para talaga maging maunlad yung tindahan natin, para makita natin na mas uunlad pang yung 2023. Yun, ang gagawin natin, guys, sa pangatlong gagawin natin, yun ang pinaka-importante, yung pakikitungo natin sa mga customers natin. Dagdagan pa natin ang ngiti dyan. Kahit naiinis na tayo, ayun, wag natin papatulan. Kasi nga minsan kasi, hindi rin natin, di ba, sa isip-isip natin, masasabihin, may mga customers dyan ako, may customer ako, isang business. May kukunin siyang pera. Hindi ko na lang anuhin ha. May kukunin siyang pera. May inaasahan siyang pera na darating. Kaya lang, next week pa, sabi ba naman sa akin, uy, pabalihin mo naman ako dyan ng ganito. Siyempre, bilis natin mag-isip, diba? Ano ka dyan, babali, hindi naman kita tindira. Sa isip-isip ko lang, pero hindi ko yun masabi. Kasi, kahit biro lang, hindi natin pwede sabihin yun. Kasi hindi natin kabisado yung customer o kung marunong din siya makipagbiruan. Kaya, yun, hindi na lang ako na ganun. Ang isinagot ko na lang sa kanya, sigurado ba yan na darating yung pera na yun? Oo, sigurado. O sige, basta wag lang sa, wag lang masyadong malaking halaga ha, yung kaya mo lang talaga bayar. Tapos tatanungin ko, magkano ba talaga makukuha mo pera? Tapos yun, sasabihin niya sa akin, yung pinautang ko siya, pinabalik ko siya, yun ang sabi niya kasi sa akin, pabalihin ko daw siya. Yun, kasi guys, pag hindi mo kasi hiniya yung customer, lalo na pag alam mo naman na hindi naman masyado malaking halaga, iti ano lang naman yung benefit of doubts ba? Natawag doon yung wag natin kagad husgahan. Kung talagang subukan natin kung talagang susundin niya yung sinabi niya na pagbali na yun na yung araw na yun na pag ano niya yung pagbayad niya kung talagang totoo, di okay lang, di maganda, pero pag hindi totoo wag na natin paulitin. Ganun lang guys. Kasi kung totoo naman talaga na magbibigay siya sa susunod na araw, di hindi siya magtatampo sa iyo kasi nga pinabali mo siya. Di magdadagdagan ka ng customer, madadagdagan. Hindi siya kasi nagtampo. Yun ang gagawin natin, guys. Yun ang ginagawa ko kasi.
yung pakikitungo sa mga customer, yun. Kahit gusto natin magbiro sa sinasabi niya, sa isip na lang natin yun, hindi na natin sasabihin. Kasi baka masaktan siya, ma-misinterpret yung sasabihin natin yun. Ayun guys, yung tatlo na yan, medya-medya lang yung sasabihin ko. Yung tatlo na yan, sa tingin ko talaga, pinaka-importante yan sa taon na to ha. Sa taon na to na, para sa susunod na taon, hindi na natin yun. Yung mga nagawa natin na, magawa natin ngayon na mga mali sa tindahan natin, sa susunod na taon, hindi na natin ulit maulit. Parang ano lang ba, yung experience ba natin ngayon, experience basta ganun. Kung anong experience natin ngayon na hindi maganda sa susunod na taon, dapat hindi na yun maulit. Kasi nga, sabi nga sa akin ni Mister, ang New Year resolution daw namin ngayon, ngayong taon na to, huwag daw kami magpapautang masyado. Dapat daw mag-usap kami. Sabi niya sa akin, mag-usap daw kami. Kung may mag-uutang sa amin, halimbawa, yung hindi karapat-dapat na pautangin, sa kanya ko daw ituturo. Pero, pag hindi daw karapat-dapat, sa akin daw ituturo. Parang magtuturoan lang kami. Pero, ang ginagawa ko talaga, pag, para hindi na humaba, pipiryudan ko na lang, ay wag muna ngayon. Sa susunod na lang, kasi ngayon, tulad kanina, may nangutang sa akin, wala akong mapautang sa'yo na pera. Kasi nga, namili pa lang ako. Nakita mo naman, hindi pa ako nakapagpalit ng damit. Yun ang ano ko talaga, guys. Yung kararating mo pa lang, bubulagain ka na ng uutang sa'yo na pera. Sabi ko sa kanya, huwag ngayon, sabi ko. Kasi alam mo naman, holiday season, nagkukompleto din ako ng mga paninda ko. Kaya kung gusto mo mangutang, yung mga ipiktos ko na lang ang utangin mo. Basta wag lang masyado lalakihan. Yun. Para hindi rin kasi siya magtatampo, yung customer. Hindi rin siya magtampo. Ako rin naman, hindi rin ako mag-consumisyon. Kasi mahirap din yung sarili mong pera, mag-consumisyon tayo, di ba? Ayun guys. O sige guys ha. Hanggang sa muli nating pagkikita. Merry Christmas na lang sa inyong lahat dyan. Sige po, sana po lagi po kayo manonood sa mga vlog ko. Huwag po kayong magsasawa panoorin ito. See you po! Bye-bye!